Ito ay tinatawag na paludarium. Di ko sure kung tama ako ha. Paludarium, previously napuntahan ko to dito, hindi pa ganto kalago yung mga plants niya, no? Guys, andito ako ngayon sa Pet Safari dito sa Gaisano Mall sa Davao. So, check natin kung mga isda, of course, no? Always dito merong madaming stocks ng isda. Papasokin natin sa loob. Huli kong punta dito nung December. December nung huli kong punta dito. Tapos ngayon, ito. Ayos, diba? So, consistent dito. Meron maraming isda palagi. Ito ay alligator gar. Ayan. Parun shark. Parun shark. Ang laki. Oh, so nice. Tapos, ay nawala na yung arwana nila guys, na Asian arwana na malaki. Ito ay Tiger Shovelnose Oscar. Tapos ito, sobrang ganda yung ginawa nila dito sa mga malalaki nilang mga pako, no? May lima dito. Ganda. Ang ganda ng filtration, no? May filtration guys. Ba? Pero hindi siya benta. Pasukin natin dito sa medyo mas madami nilang mga isda. Yan! Assorted ko ay meron dito sa mall na to na 30 pesos. Goldfish. Koi. Angelfish. Ayan, ang red belly pa ako nila guys na 4-incher. Red belly pa ako ay 400 pesos. Nice. Then dito ay angelfish. Mas nagugustuhan ko yung mga angelfish guys na dark yung kulay, no, or almost black na sila kaysa sa yung puti. Zebra danyo 30 pesos. So halos pare-pareho lang presyo niya sa mga pet shop sa outskirts o sa labas, no, kaysa dito sa mall. So 30-35 doon lang naglalaro yung presyo. As ito, rosy barb na 40 pesos. Ang ganda talaga nito. Ever since nagugustuhan ko na tong tank na to, bilog siya. Tapos parang okay lang siya sa kwarto, no? Gamitin sa kwarto. Nice. Sa baba ay marble convict. As ito, sa mga female fish keepers dyan, pwedeng-pwede yung gayahin tong setup na to. Yan, ang ganda nito. Yan, meron tayong sibunkin yan. Ito, sibunkin to, tas goldfish. Ang ganda kasi ng filtration nito, built-in na siya, no? Nandiyan sa taas, so automatic siyang papasok dyan. O nga pala guys, ambush vlog pa, titanggalin ko nga to. Ambush vlog pa din to, and try ko lang maglibot, no? At check yung mga isda ng solo. High fins na koi na 60 pesos. Ito, ang ganda, oh. Ayan. Ayos ba? Ayos yung mga isda nila dito, no? 600 pesos. Common na goldfish dito sa taas, 60 pesos. Tricolor na koi. Tricolor koi na 700 pesos. So, ito ay mga nasa 6 inches na, guys. Okay na okay din tong mall na to kasi ang supplier nito may kakilala din natin. No, siya nagsusupply ng lahat ng isda sa buong Gaisano. So, at minsan ko ding nabisita yung ano niya, yung shop niya. Meron siyang personal shop. Saka ang dami niyang isda doon, especially monster fish. And dito ay merong red eye swordtail na 60 pesos. Ito, ang ganda nito guys. Old school ng isda na yan, no? Nung mga kalumaan pa, yung sobrang konti pa lang ng mga strains ng ornamental fishes, meron na yan. Ano ba tawag niya? Tuxedo ba? Nakalimutan ko na yung tawag niyan. So, ang ganda niya. Classic pa din, classic. Tapos wagtail na 30 pesos. Wagtail, swordtail. Ito ay meron tayong assorted guppy. Assorted guppy sa taas. Ewan ko lang kung magkano. May mga feeder to. Dombo ear. Super dombo ear. Red tail. Ang cute pala ng guppies, no? Pag nakahalo silang ganyan, ang dami.
Tapos, ito ay Black Tetra. Ayan, naranasan ko ding mag-alaga na to eh. Black Tetra na, 40 pesos. Tapos, dito sa baba ay Tiger Oscar. Behave talaga sila guys pag maliit pa, pero pag lumakayan ako. Tsaka ang tatakaw nitong kumain. Kita nyo. And, one advice guys, pag pumili kayo ng isda, halimbawa nasa tank, try mong lagay yung kamay mo sa taas. Kung sinong una-unang lalapit na isda, yun ang bilhin mo. Kasi yun ang alive na alive, no? Interactive na isda. Meaning wala siyang dinadamdam. At nag-aabang lang pakainin. Ito ay 300 pesos. Ano nga to? Rain, albino. Shark, shark, rainbow shark. Nakalimutan ko na yung pangalan nito. Okay din yan. As silver molly sa taas na 30 pesos. And ito. Pahako swordtail. Magkano to, sir? 100. Ay, hindi. 60 lang, 60. Ayun yung presyo sa baba. Oh. Ay, hindi na updated. Ah, so 100 to. Ang ganda niya, no? Ah, ngayon na to, mga 2019, nagsilabasa ng mga gantong strings ng swordtail eh. Pahako swordtail. Mas Corridora na di ko alam kung walang presyo eh. Nagagamit din siya somehow sa pagpapalinis ng tank. Kumakain kasi ng mga algae yan eh, mga lumot. Ano yung itsura niya guys oh. Ayan. Ito sa mga monster fish lover dyan. Talaga nakakabilib tong isdang to. Kita nyo? Ayan. snake head eh. Pero di ko alam kung may specific na tong tawag, no, na subspecies na genetics niya. Di ko na alam kung anong tawag nito ngayon. Iba-iba kasing pangalan yan eh, depende kung saang lugar nang galing. Meron sa Thailand, sa Vietnam, sa Indonesia. Kaya meron din tayong local na ganito sa Pilipinas. Ito, ang tagal na nito, siguro mga 3 taon na to dito. Ang laki niya. Nasa mga 15 inches na siya. At dito, ang ganda ng setup nila, no? Ng, nakakabilib yung setup nila dito ng aquascape. So kung gusto niyo na mag-relax, punta kayo dito sa Pet Safari, dito sa Gaisano Mall, Bahada. Kasi, kita nyo, papakita ko yung setup nila ng aquascape. Nice! Cool, diba? Ang ganda talaga. Professional siguro gumawa nito. As long as you have the right item guys, you can achieve this kind of setup. Ilaw, di ko alam kung sakto ba ang 5,000 pesos para sa ganito. Pero sa pagkakaalam ko ang tank pa lang abot na yan ng 2,000 or 2,500 siguro. Yung iron something, tapos curved tank. So hindi pa kasali yung isda. Pero sobrang cool, no? Naka yung substrate niya, mayroong sand. Tapos aqua soil para tumubo yung mga plants. Hindi siya naka H2, eh hindi siya naka CO2, H2. CO2, pero ang cool ng filter niya. Ayan, external filter. Tapos dito sa kabila, ito naman mas maliit. Siguro nasa mga 7 gallon, ay hindi 7, mga 5 gallon tank siguro to. Mayroong tiger barb, molly. Ang nakakaganda sa mga gantong klaseng setup eh yung gagamit ka ng tamang driftwood. Kasi ang kahoy kasi ang natural na itsura ng setup, no, pag gumamit ka ng maayos na kahoy or driftwood. Then dito, ito ay tinatawag na paludarium. Di ko sure kung tama ako ha. Paludarium, previously napuntahan ko to dito, hindi pa ganito kalago yung mga plants niya, no. Ngayon, kita nyo guys, halos matabunan na yung buong setup. Tapos yung ilaw sa taas, halos natabunan na ng plants. Pero sobrang cool nang tingnan. Tsaka gumamit sila ng mist, no? Ayan. Tapos sa baba naman, merong isda. May mga isda tayo dyan sa baba. Merong red cross. May corridora. Ayan, no? Corridora guys. Tapos molly.
second dapat i-consider nyo ay ang bato. Dapat gumamit kayo ng tamang bato pag nag-set up kayo ng aquascape. Then lastly, ito guys. Check nyo. Ayan. Ah, sobrang nagka-complement yung aquatic grass dito sa side na to, na umabot siya hanggang sa surface ng tubig. Ang ganda ng ginamit niyang kahoy guys, no? Kahoy talaga nagdadala eh, yung driftwood. Tapos ito yung sabi ko sa mga previous vlog ko, na dapat gumamit ka ng maayos na filtration para hindi ka pa nailinis, hindi na di-disturb yung chemical balance ng setup mo, no? So kailangan gumamit ka ng maayos na filter. Tapos ang isda dito ay Cardinal Tetra ata. Cardinal Tetra to. So sabi ko sa previous episode natin, mas maayos siyang tignan pag nailawan siya. Mas lumalabas yung bughaw na kulay, yung straight na blue line. Tapos yung sa likod, pangalan yan, Serpey Tetra. Pero ayos din siya, no? So nagkukumpulan sila. May team sila guys. May team B doon sa likod, tapos team A dito sa araw. Ang ganda, professional ang gumawa ng setup na to. Pero ang paludarium talaga guys, ayan. Sobrang, sobrang nice niya. Especially sa malayuan. Isa ito sa shop, no, na halos kompleto yung accessories. Depende na lang kung saan pasok yung budget mo, yung range price ng budget mo. And dito lahat ng power head pumps. Ayan. Hindi ko na iisa-isahin. Especially yung presyo. As long as sa makita nyo lang na present siya dito, puntahan nyo na lang para ma-check nyo yung presyo, mga heaters dyan. Nice, diba? Oh, yung nga sabi ko, depende na lang talaga sa budget mo at kung anong brand ang mas mainam. Better din guys, check nyo sa reviews or even sa fellow fish keepers na may mga experience na, check nyo sa kanila kung ano mas magandang brand gamitin. Ito ay Venus. So, na-try ko na din gamitin to. Itong Venus na brand ng top filter. Okay naman din. Okay naman siya. Sa mga maliliit na tanks. Tapos ito, common to nabibili sa mga pet store, no? Kakakita nyo naman yung blue na kulay. So common na common yung ginagamit. Yan ay 685. Hindi ko nakikita si Black Knight. Wala si Black Knight. Baka hindi nanalo sa bidding si Black Knight dito. Ay, ito, internal. Aquarium internal liquid filter. So meron siyang sponge filter na, no, na nakadikit. Ang ganda talaga nitong gamitin. Hanggang ngayon ginagamit ko to, even sa monster fish. Tumutulong siya sa pagpapalinis ng tubig para hindi ka frequent na panay kuskus. Ito naman, suggested to na gamitin sa mga walang rim na tank, no rimless tank. Pero mahal nga lang siya, itong mga ganito. At kung gusto mo din na marinig yung natural flow ng tubig, kasi ano to eh, overflowing to eh, parang waterfall. So ang sarap lang pakinggan yung tubig. Pagkain ng dogs, pets, rabbit, guinea pig, bird na kompleto dito. Tapos dito ay isa sa mga paborito ko ding brand, no, na to treat certain diseases of fish. Dati, yung may pera pa ako. Yan, meron tayong api dyan. Algae fix, so removes algae growth or controls algae growth. Ito ay para sa mga planted tanks, wala yung gamot eh. Yung slime coat. Ito, natry ko din gamitin to, Demily. Pero isang beses lang. At 125, mura naman siya. Kaya lang siguro i-triple dose mo para mas lalong umipek, sorry. Punta natin yung mga rabbit nila. Ito, tatry kong pumasok. Yan. Nandito lahat ng pets. Ito, may hedgehog tayo dito. Walang, ang presyo nasa kabila eh. Ay, bawal. Bawal, bawal. May hedgehog dyan, 3,000. Teddy bear hamster, 160. White mice, 35 pesos. Rabbit. Rabbit. One of these days, pupuntahan ko yung kilalang rabbit farm dito sa Davao. Laki nun.
So magse-schedule kami, no, kung kailan ako pwedeng bumisita doon. Mag-venture tayo ng iba, guys. Guys, puntahan nyo sila dito. Ito ay located sa 5th floor ba, ma'am? Tama? 5th floor ng Gaisano Mall. Kilala nyo siya, si Ma'am Noemi, no, sa previous vlogs natin dito. At open kayo, ma'am, everyday naman. Ano oras po? Starting 10 a.m. up to 9 a.m. po. Pag Friday and Saturday. Pero in every Sunday and Thursday, 10 a.m. to 8 p.m. So, halos kompleto dito, guys. Consistent naman sila dito, especially sa mga isda at accessories. Yan, sobrang daming nabibigla, no, sa mga ambush vlogs natin na ginagawa. Pero okay naman sila, cool na cool naman sila, no. At saka okay din yun, on the spot natin nakita yung mga benta nila mga isda. Maraming salamat sa suporta nyo dito sa Itlag Aquatic. Sana kayo patuloy na sumabaybay sa aming mga videos. Follow us in Facebook, Jong Liguatics, Itlag Aquatics, at Alex Liguatics. And don't forget also, guys, to watch our videos in YouTube. Guys, don't skip ads. Pasahodin nyo kami. Maraming salamat and see you on my next ambush vlog. Bye bye. We keep doing new.